My husband a legendary man. Kabanata 546, masyado kitang tinantya. Nang marinig ito, agad na kumunot ang noo ni Andy Wo at seryosong idiniin, para saan iyon? Umabot ka na sa puntong ito, bakit mo gustong makipaglaban sa mga ordinaryong taong katulad nila? Sa kanilang kapangyarihan, imposibleng magdulot ng anumang banta sa iyo. Tumingin si Han Song-tang kay Andy at malamig na sinabi, sa una, ang isang hamak na manggagaling sa iyong pamilya, ngayon ay nagdaragdag ng isa pa, ikaw. Sino ang makakasiguro wala na bang mas rebeldeng karakter sa hinaharap? Kaya ngayon, tiyak na bubunutin ko ang pamilya mo. Ang mga salita ni Han Song ay determinado at determinado. Ngayon, hindi niya kayang iligtas ang sino man sa pamilya mo. Napagtanto ni Andy na hindi magbabago ang isip ni Han Song. Walang kwenta ang pagsasabi ng marami sa kanya, kaya't wala ng mga salita, ang mga mata niya ay naging malalim kaagad, at ang kanyang kahangahangang paraan ay agad ding nagbago. Sa malamig na boses, sinabi niya, hindi ko hahayaang saktan mo sila. Pagkatapos niyang matapos, sa paligid ng kanyang katawan ay lumitaw ang malakas at marahas na enerhiya. Malinaw na nagpasya siyang sunugin ang kanyang mga tulay upang labanan ang Han Song. Nang makita ito, nagpakita ng masamang ngiti si Han Song na bahagyang nakataas ang kanyang bibig. Mahinahon niyang sinabi, depende iyan kung mayroon kang ganitong kakayahan. Pagkatapos sabihin iyon, nanlamig ang mga mata ni Han Song, at ang kanyang enerhiya sa paligid ng kanyang katawan ay biglang bumangon. Sa isang kisap mata pa lang, parang nag-transform siya sa isang magic god. Wala nang salita, dir-diretso niyang ini-flash ang katawan at inatake si Andy. Boom! Sa sandaling siya ay nagsimula, ang mga dumadagandong na pagsabog ay narinig sa hangin, ang mga ulap ay tinusok niya, ang hangin ay napunit niya, at siya ay kumilos nang napakabilis na siya ay naging isang gintong liwanag na kumikislap sa isang linya. Pumikit siya sa harap ni Andy, at inilabas ang kanyang kamao. Pagkatapos nito, ang espasyo ay nanginginig. Ang enerhiya sa paligid ay kumakaway tulad ng tubig. Itim na ulap ay tumblang, na kung saan lahat ay nagpakita ng kanyang matayog na momentum. Isang malaking puwersa ang lumabas sa kanyang kamao, at nang tumaas ito sa hangin, ito ay naging isang malaking anino ng kamao. Tulad ng isang malaking bundok, ang anino ay idiniin pababa kay Andy. Biglang nagbago ang hitsura ni Andy, at walang pag-aalinlangan, agad siyang nag-flashback. Ang totoong Han Song ay mas makapangyarihan kaysa sa kanyang clone, at may malaking pagkakaiba. Ang tunay na Han Song ay may permanenteng at tuloy-tuloy na enerhiya. Sa pagharap sa gayong makapangyarihang karakter, hindi naglakas loob si Andy na baliwalain ito. Napaatras siya sa isang iglap, ngunit ang malaking anino ng kamao ay nasa lahat ng dako, at tila natakpan nito ang buong kalangitan. Wala nang matakasin si Andy, naramdaman ang posibilidad ng kamatayan. Hindi niya maisip ang kahihinatnan kapag natamaan siya ng kamao. Kahit na mayroon siyang kapangyarihan sa pagpapagaling sa sarili, hindi pa rin siya nang ahas na harapin ito ng direkta. Ngunit kung patuloy siyang atras, maaga o huli ay matatamaan siya. Kaya't huminto siya ng paatras, at inipon ang kanyang kapangyarihan, tanging ang kanyang nakakuyom na kanang kamao ay sumambulat ng isang kritikal na hampas. Napakaganda niyan. Sa hangin, may dagandong ng dragon. Ang kamao ni Andy ay marahas na parang isang banal na dragon, na nagtitipon ng puwersa mula sa buong mundo at umaatungal upang bumangga laban sa anino ng kamaong iyon. Boom! Nagsalpukan ang dalawang malalakas na puwersa, na nagbugang malakas na ingay na tila yumanig sa mundo. Ang hindi nakikitang shockwave na ito, tulad ng tsunami, ay tumama sa buong paligid. Ang mga ulap ng Miley Amelia sa paligid, ay nayanig, at biglang bumukas ang gininto ang liwanag, parang mga paputok, na nagbibigay liwanag sa buong kalangitan. Ang mga tao sa lupa, ay nakita na lamang na ang kalangitan ay kumikidlat ng napakalaking kidlat, at malalakas na kulog, na yumanig sa bagyo. Lahat sila ay nagulat at natakot. Pagkatapos ng pag-atake sa isa't isa, napilitang umatras si Andy sa isang iglap, ngunit si Han Song ay nakatayo pa rin ng tuwid at hindi natitinag sa hangin. Alam ng mga tao kung sino ang mas makapangyarihan pagkatapos ng pag-ataking ito. Maliwanag na mas makapangyarihan si Han Song. Hindi mo kayang tiisin ang isang kamao lang, na overestimate na kita. Tumingin si Han Song kay Andy na may malamig na mga mata, walang kahirap-hirap na sinabi. Pagkatapos noon, muli siyang gumalaw at naging isang kislap ng liwanag, bumaril kay Andy. My husband a legendary man. Kabanata 547, hindi kita kalaban. Ang kapangyarihan ni Han Song-tang ay medyo marahas at mabangis. Sa mabilis na pagkilos at walang pagsasalita ng walang kapowerkon, dinala niya ang lakas ng hangin at ulap, at direktang umatake patungo kay Andy Wo. Minsang nilapitan niya si Andy, walang pag-aalinlangan, naglabas siya ng panibagong suntok na maaaring pumatay sa lahat, at kay Andy. Isang suntok ang pinakawalan, pagkatapos ay magbabago ang hangin at ulap. Ang hakbang ni Han Song ay napakasimple, ngunit ang kapangyarihan ay pambihira at hindi magagapi. Mabilis na umiwas si Andy.
Bago niya patatagin ang kanyang katawan, dumating na ang bagong suntok ni Han Song, na may matinding galit at kapangyarihan, na naging dahilan upang si Andy ay walang paraan para makatakas. Kinailangan niyang i-condense ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang kanang palad, at pagkatapos ay direktang humarap ang kanyang palad sa kamao ni Han Song. Ang kapangyarihan ni Andy ay may suporta ng Occult Technique of Body Protection, at muling itinayo ni Andy ang kanyang katawan gamit ang Occult Therapy of Self-Healing, kaya ang kanyang suntok ay nagdala din ng napakalaking lakas. Isang palad ang nagpakita, pagkatapos ay nayanig ang langit at lupa. Boom! Malakas na tumama ang kamao ni Han Song sa kamay ni Andy. Isang malakas na ingay ang biglang sumambulat sa hangin, parang nakakakilabot na kulog, yumanig sa buong mundo. Matapos magkapira-piraso, ligtas at maayos si Han Song, na walang pinsala. Ngunit lumipad muli si Andy pabalik. Maging ang kanyang buong kanang braso ay naputol agad. Matapos ay steady ni Andy ang kanyang katawan, mabilis niyang itinoon ang kanyang isip. Bigla na lang, ang kanyang belang kanang braso ay natipon sa hangin, at pagkatapos ay bumalik kaagad sa katawan ni Andy. Itinayo ni Andy ang kanyang sarili, at walang pinsala ngayon. Gayunpaman, kahit na hindi nasaktan si Andy, mukha siyang mahina at walang kapangyarihan ngayon. Ang dalawang sunod-sunod na pag-atake ng kamao ni Han Song, ay mahirap para kay Andy na makayanan. Naubos ang lakas niya, at medyo awkward siya ngayon. Ngunit kay Han Song, siya ay lubos na kabaligtaran. Sa labanang ito, siya ay nasa sabik at masigla, na may Aetengal na pag-iisip na lumaban. Wala siyang nahanap na kalaban sa mga taong ito, at walang makakaunawa sa kanyang nararamdaman sa kalungkutan ng tuktok. Pero ngayon, may kakayahan na si Andy na makipaglaban sa kanya, kaya natuwa siya. Habang lumalaban siya, mas nasa sabik siya. Habang muling itinayo ni Andy ang kanyang katawan, agad na dinala ni Han Song ang marahas na galit, at pinakawala ng ikatlong pag-atake kay Andy. Nang makitang umatake si Han Song, nang walang oras para huminga, nabawi ni Andy ang kanyang kapangyarihan, at mabilis na lumipad patungo sa Han Song. Boom boom boom! Agad nilang sinugod ang isa't isa. Ito ay lubhang marahas nang magsimula ang labanan. Nagkaroon ng patuloy na pagsabog ng kulog sa itaas na hangin. Ang tunay na Han Song ay talagang makapangyarihan. Isang bombang atomo ang tila nagtatago sa kanyang katawan. Ang kanyang bawat pag-atake ay sumambulat sa kapangyarihan ng bomba. Masyado siyang malakas na hindi niya maipaliwanag. Naintindihan ni Andy ang Occult Technique of Body Protection at Occult Therapy of Self-Healing, kaya isa na rin siyang napakalakas na tao ngayon. Ngunit sa pagharap sa pambihirang Han Song, mahina pa rin ang marahas na kapangyarihan ni Andy. Sa partikular, patuloy na umaatake si Han Song at hindi nabawasan ang kanyang kapangyarihan, na naglagay kay Andy sa isang passive na sitwasyon. Ang kanyang katawan ay palaging napinsala, at siya ay labis na nasaktan ni Han Song. Ngunit sa kabutihang palad, si Andy ay may mahusay na kaalaman sa Occult Therapy of Self-Healing. Kaya niyang buuin kaagad ang kanyang katawan, kahit gaano pa siya nasaktan. Ang labanan sa pagitan ng dalawang ito ay naging mas marahas at mas matindi. Habang sila ay nakikipaglaban sa itaas na hangin, kaya makikita ng lahat sa lupa ang marahas na laban ng ito. Ngunit sa mga hindi nakakaalam ng katotohanan, naisip nila na mayroong dalawang banal na nilalang na nag-aaway sa isa't isa, na parang pantasya, at nagparamdam sa mga tao na nasa Dreamland. Ngunit sa pamilya ni Wo, ang labanan sa pagitan ni na Andy at Han Song ang nagpasya sa kanilang buhay. Hindi nila ito maaaring baliwalain, at lahat sila ay kinakabahan ng husto. Nang makita nilang laging inaapi at binubugbog si Andy. Nag-alala at kinakabahan ang lahat. Natupad ng malungkot na kapaligiran ang buong eksena. Andy, hindi ka pwedeng mamatay. Tumangala si Yingtang sa langit, pinagdikit ang kanyang mga kamay, at nanalangin sa kanyang puso. Nagpatuloy pa rin ang labanan. Hindi ganoon kaganda ang sitwasyon ni Andy, dahil masyado siyang pasibo. Ngunit hindi siya naglakas loob na magpahinga. Alam niyang mabigat ang dinadala niya sa kanyang mga balikat. Napakaraming buhay ang konektado sa kanya. Ang kanyang pamilya ay mamamatay kapag siya ay nabigo, habang sila ay mabubuhay at ang mundo ay magiging mapayapa kung siya ay nanalo. Kaya't may tinig na patuloy na umuungal sa puso ni Andy. Hindi siya mabibigo. Sinuportahan ng matibay na pananampalataya si Andy, at ginawang walang pagsisikap si Andy na magtiyaga at makipaglaban kay Han Song. Bang! Sa ilalim ng malakas na pag-atake ni Han Song, napaatras muli si Andy. Ngayon si Andy ay walang pinsala sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang pag-iisip ay naging mahina. Hamina ang kapangyarihang binitawan niya. Nang makita ito, itinigil ni Han Song ang kanyang pag-atake, mayabang na tumayo sa hangin, tinitigan si Andy at malamig na sinabi, "Andy, kaya ito ang iyong kakayahan. Hindi ka karapat-dapat na maging kalaban ko." Malinaw, ang kapangyarihang inilabas ni Andy ay naging dahilan ng pagkabigo ni Han Song. Pakiramdam niya ay hindi siya nasisiyahan. Ang mga salita ni Han Song ay ikinairita ni Andy.
Sa pagharap sa labanang ito na nagbigay daan lamang sa tagumpay hindi sa kabiguan, kailangan niyang magtipid ng walang pagsisikap. How? My husband a legendary man. Kabanata 548, pag-aaway sa pagitan ng dalawang mahusay na Kung Fu Masters. Dahanda ang ipinikit ni Andy Wu ang kanyang mga mata, pinakalma ang kanyang mukha at walang laman ang kanyang utak. Para siyang nasa ibang lugar at ibang panahon. Sa isang iglap, ang hangin at mga ulap sa kalangitan ay nagbago ng husto. Lalong naging dramatic ang hangin sa paligid ni Andy. Ang mga ulap sa langit ay tila natakot kay Andy, at bigla silang umatras at naghiwa-hiwalay. Maaliwalas na naman ang malawak na kalangitan. Tumayo si Andy ng tuwid sa ere habang nakapikit. Ang kanyang momentum ay unti-unting kumakalat, na nagiging napakalaki, hanggang sa ito ay humihikmal-a sa langit at tinakpan ang lupa. Siya ay tulad ng isang ganap na naiibang tao, tulad ng isang representasyon ng Diyos. Lumaki ang momentum niya. Nang maabot ng pagsabog ang pinakamataas na limitasyon, biglang iniunat ni Andy ang dalawang daliri at itinuro ng diretso sa langit. Sabay-sabay na mabilis na damaloy ang aura sa pagitan ng langit at lupa patungo sa mga daliri ni Andy. Parehong kumikinang ang dalawang daliri ni Andy. Tila natipo ng kanyang mga daliri ang lahat ng diwa ng araw at buwan. Siyempre, naramdaman ni Han Song Tang ang hindi pangkaraniwang pagbabago ni Andy. Gayunpaman, siya ay walang takot. Sa kabaligtaran, naging excited na naman siya. Ibinuka niya ang kanyang bibig ng walang ingat at binibigkas ang isang tinig ng malalim na paglilihim. Nagkaroon na ng interes sa wakas. Sa sandaling natapos ni Han Song ang kanyang mga salita, biglang kumilos si Andy. Ang kanyang dalawang daliri, na nakaturo ng diretso sa langit at nag-iipon ng asensya ng araw at buwan, ay biglang itinuro si Han Song na may malaking indayog. Pumunta ka, sa isang iglap, isang colored laser shot mula sa mga daliri ni Andy. Dati, ginamit ni Andy ang hakbang na ito para patayin ang kabilang katawan ni Han Song. Ginamit muli ni Andy ang hakbang na ito. Sa pagkakataong ito, mas malakas at mas maliwanag ang aura na nakalap sa kanyang mga daliri. Sa makatuwid, ang colored laser na ipinadala niya ay mas malakas at mas malakas kay Seisen na una, na hindi mapipigilan ng wala. Ang colored laser, na may dalang kapangyarihan ng langit at lupa, ay binaril ng malakas kay Han Song. Hindi natakot si Han Song. Kahit na ang kanyang isang katawan ay pinatay ng colored laser kamakailan, siya ay kalmado pa rin. Mukhang pinaghandaan na niya ito. Mukha siyang bihasang manlalaban na puno ng strategic. Akmang tatamaan na ng colored laser si Han Song, bigla siyang nawala. Nawala siya sa manipis na hangin. Sa malawak na kalangitan, walang bakas ng Han Song. Hindi ito shape-shifting, hindi ito kumikislap na galaw, at tuluyan na siyang nawala. Ang colored laser ni Andy ay may kakayahang subaybayan. Gaano man kabilis tumakbo ang sinusubaybayan, kahit na may husay sa paglilipat ng hugis at pagbabago ng anino, masusubaybayan siya sa oras. Ngunit sa sandaling ito, sa pagkawala ng Han Song, ang colored laser ay biglang nagyelo sa hangin, dahil hindi nito makilala si Han Song. Invisibility. Naningkit ang mga mata ni Andy at biglang napasigaw. Sa mundong ito, maraming mga magic trick. Ang occult technique of body protection ni Andy ay isang uri ng pinakamataas na antas ng sinaunang sekretong martial arts. Ang technique of separation ni Han Song ay isa ring top-level secret martial art. Bilang karagdagan, ang technique of invisibility ay isang martial art na katumbas ng technique of separation. Ang tinatawag na invisibility, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay maaari mong ganap na itago ang iyong sarili, walang makakahanap sa iyo o alinman sa iyong bakas. Sa madaling salita, nagbago ka mula sa isang nilalang patungo sa hangin ng walang bisa sa isang iglap, ganap na hindi nakikita ng iba. Napaka-praktikal ng gayong kasanayan, ngunit napakahirap ding magsanay. Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, ang mga natutunan ng technique of invisibility ay mabibilang ng isang kamay. Gayunpaman, ang Han Song Tang na ito ay hindi lamang nagpraktis ng teknik ng paghihiwalay, ngunit nagpraktis din ng teknik ng invisibility. Pinagkadalubhasaan niya ang dalawang top secret martial arts sa parehong oras. Hindi ito ang maaaring makamit ng mga ordinaryong tao. Malapit nang maging Diyos si Han Song. Dahil sa kanyang kapangyarihan, nabigla si Andy, isang pambihirang talento. Andy, hindi mo pa kaya. Napakadaling basagin. Sa langit, mahina ang boses ni Han Song. Halata sa tenga ni Andy ang boses niya. Gayunpaman, hindi mahanap ni Andy ang posisyon ni Han Song, at hindi niya maabyutan ang direksyon ni Han Song. Kumunat ang noo ni Andy at napabulala sa displeased voice, anong klaseng bayani ka para itago ang sarili mo sa invisibility? Kung nasa iyo nga ang mga bola, lumabas ka at lumaban ka sa akin. Habang nagsasalita siya, namumulaklak ang rebelding aura ni Andy. Andy, sana maintindihan mo na ang occult therapy of self-healing mo ay hindi talaga art of immortality. As long as I kill you instantly, you have no way to survive.
Muling tumunog ang mahinang boses ni Hansong. Tiyak na malinaw si Andy tungkol sa puntong ito. Sa katunayan, ang occult therapy of self-healing ay hindi ang sining ng immortalidad. Sa madaling salita, kung gusto mong gamitin ang occult therapy of self-healing, kailangan mo munang tiyakin na ikaw ay buhay. Hanggat hindi ka papatay, maaari mong gamitin ang iyong isip upang ibalik ang iyong katawan at ibalik ito sa integridad nito. Gayunpaman, kung mayroong isang napakalakas na tao, ang isang galaw ay makakabasag ng iyong utak, kung gayon ang iyong occult therapy of self-healing ay hindi gagana. Sa pagkasira ng utak, patay na ang katawan, wala na ang mga espiritu, matatapos na ang lahat. Gayunpaman, hindi natakot si Andy sa mga salita ni Hansong. Ngayon, nasa climax pa lang siya ng pakikipaglaban sa kasiyahan. Direkta niyang hinamon si Hansong, halika para patayin mo ako. Well, dahil gusto mong mamatay, hayaan mo akong tulungan ka. Muling umalangaw sa ere ang boses ni Hansong. Pagkababa ng boses, biglang lumitaw ang isang gintong bola sa harap ni Andy. Sa sandaling lumitaw ang gintong bola, lumaki ito ng lumaki sa nakakagulat na napakabilis na bilis. Andy was a long way from the golden ball actually. Gayunpaman, tila siya ay inihaw sa kalan ng isang tao. Dahil sa sobrang lakas ng init ng bola, sa isang iglap ay natakpan si Andy ng hininga ni kamatayan. My husband a legendary man. Kabanata 549, ang kulay laser. Ang gininto ang bola na ito, ay parang mainit na araw, naglalabas ng malaking init at nakasisilaw na gininto ang liwanag, na nagpaliwanag sa buong kalangitan ng napakaliwanag at nakasisilaw. Malinaw, ang gininto ang bola ay nabunot ni Hansong Tang, at ito ay lumaki at lumaki, patungo kay Andy Wo. Naramdaman ni Andy na nasunog ang kanyang katawan, at maging ang kanyang dugo ay kumukulo ng husto. Unti-unting lumitaw ang pagkabalisa sa kanyang puso, at naramdaman niyang ang gintong bolang ito ay hindi mapigilan at hindi magagapi. Ngunit hindi hinintay ni Andy na mamatay. Itinuro ng kanyang dalawang daliri ang color laser na nagyelo sa kalangitan, at pagkatapos ay nagsalita siya nigmalalim, go. At pagkatapos ay mariing-ikan away niya ang kanyang dalawang daliri, sa napakalaking gintong bola. Kaagad, ang color laser ay parang isang mabilis na arrow, at direktang binaril ang gintong bola patungo kay Andy. Nakuha ng color laser na ito ang asensya ng lahat, at isinama sa walang katapusang enerhiya ni Andy, na napakalakas. Ang gininto ang bola ni Hansong, ay makapangyarihan din, hindi magagapi at kakilakilabot sa karamihan, na maaaring sirain ang lahat at yumanig sa buong mundo. Bang! Ang kulay na laser ay kumislap sa kalangitan, at bumagsak sa nanlilisik na gintong bola. Nagtama ang dalawang matinding kapangyarihang ito, at gumawa ng malakas na tunog. Pero nakakapagtaka na walang power wave sa pagitan nila. Ang color laser ay parang patak ng tubig, at damaloy sa gintong bola na parang malawak na karagatan. Napalunok ito ng masinsina ng gintong bola, na walang ripples. Nang makita ito, medyo natakot si Andy. Ang kanyang pinakamalakas na kulay na laser, ay hindi nagdulot ng impluensya sa gintong bola na nakakagulat. Kinuha pa rin ng gintong bola ang kapangyarihan upang sirain ang mundo, at lumipat patungo kay Andy, na talagang hindi mapigilan. Nang walang pag-aalinlangan pa, agad siyang lumipad pabalik sa pinakamabilis niyang bilis, para makaiwas sa atake mula sa gintong bola. Gayunpaman, ang gininto ang bola ni Hansong, ay tila may parehong function ng pagsubaybay, tulad ng color laser ni Andy. Nasaan man si Andy, mabilis siyang maabyutin nito. Higit pa, ang kanyang bilis ay sumunod sa paraan ng paggalaw ng mas mabilis. Gaano man kabilis si Andy, palaging may hangganan, ngunit tila walang katapusang bibilis ang gintong bola. Nakitang pabilis ng pabilis ang takbo ng golden ball na ikinasindak ni Andy. Alam niya na kung magpapatuloy ang labanan, maaga o huli ay may bobomba siya nito. Higit pa riyan, nang sumusubaybay at umaatake ang gintong bola, unti-unting lumakas ang kapangyarihan nito. Sa paglipas ng panahon, ito ay magiging mas mabilis at mas malakas. Hindi na naglakas loob si Andy na maghintay, kaya tumigil na siya sa pagtakas. Tumayo siya sa itaas na hangin, nagpa siya, at naglabas ng dumadagandong na kapangyarihan. Pagkatapos, sunod-sunod siyang gumawa ng kakaibang hakbang. Bang! 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 Sa biglaang paghakbang ni Andy, nanginginig ang langit sa ilalim ng mga paa ni Andy. Ilang itim na bakas ng paa ang lumitaw sa itaas na hangin, na tila dinudurog ang walang laman na espasyo. Pagkatapos ng ilang hakbang, biglang binitawan ni Andy ang isang palad patungo sa gintong lahat, at umungol, 9 sky palms. Ang lahat ng isang biglaang, walang hangganang diwa ng malawak na kalangitan ay gamulong at namuo sa palad ni Andy, na nagdadala ng walang katapusang kakanyahan, at pagkatapos ay naging isang palad na sumusuporta sa kalangitan. Ang malaking palad ay napakalaki, na kayang takpan ang araw. Tila ang buong langit ay nasa ilalim ng palad na ito. Dala ng malaking palad na ito ang kapangyarihan ng kalangitan sa gabi, at pinindot at bumagsak patungo sa gintong bolang iyon. Hong!
ang malaking palad at ang gintong bola, tulad ng Mars at Earth, ay lumipad patungo at umatake sa isa't isa. Bago sila magtama, ang hangin sa pagitan nila ay hindi makayanan ang paglabas ng dalawang kapangyarihang ito, at sumabog. Nagkaroon ng patuloy na tunog ng kulog na dumadagandong sa malawak na kalangitan. Bang! Sa kalaunan, ang malaking palad ni Andy ay nabasag sa gintong bola ni Hansong. Malaking enerhiya ang sumambulat ng magtama ang dalawang malalakas na kapangyarihang ito. Takot na takot ang mga tao sa lupa kaya nanginginig sila at nahihilo matapos itong makita. Mahirap para sa kanila na tiisin ang epekto sa paningin at pandinig. Tila nabasag ang eardrum ng bawat isa, at bumilis ang tibok ng kanilang puso. Naging malabo ang kanilang mga mata. Ang gininto ang liwanag sa kalangitan at ang mga apoy ay masyadong nakasisilaw, na pinilit ang mga tao na pansamantalang ipikit ang mga mata. Nang muli nilang imulat ang kanilang mga mata, nakita nilang durog na durog ang sobrang laki ng palad ni Andy. Nilamon ng gintong bola ni Hansong ang malaking palad, pagkatapos ay dinala ang lahat sa harap nito, at tumangay patungo sa katawan ni Andy. Biglang nagbago ang mga mata ni Andy, at natupad ang matinding takot. Huminto ang kanyang hininga, at nanigas ang kanyang buong katawan. Sa pagharap sa hindi magagapi na gininto ang liwanag na ito, hindi na siya makatakas, at wala na siyang paraan para harapin ito. Bang! Sa bilis ng liwanag, ang gininto ang bola ay nagdala ng kamanghamanghang kapangyarihan, lumapit, at nabasag sa laman ni Andy. Biglang lumipad ang apoy sa lahat ng direksyon, at nag-apoy sa buong kalangitan. Isang iglap lang, si Andy, isang buong tao, ay nabugbog ng gintong bolang ito. My husband a legendary man. Kabanata 550, nadurodge ang katawan ni Andy. Nasaksihan ng mga tao sa mansyon ang lahat ng ito. Malinaw nilang nakita kung paano nadurodge ang katawan ni Andy Wo. Ang kanyang mga paa at laman ay nagkalat, lumutang sa hangin saglit, at pagkatapos ay nagsimulang bumagsak. Biglang natakot ang lahat sa sukdulan, nanginginig ang puso, nanginginig ang mga kamay at nanlalaki ang mga pupil. Ang takot at kawalan ng pag-asa ay tinangay sila tulad ng isang hindi mapigil ang tubig. Hindi na mamangha si Qing Di Wo at Ying Tang, dahil alam nilang dalawa na si Andy ay nakabisado na ang occult therapy ng Super Armor. Ngunit gaano man kalakas ang occultus mo, ang saligan para gamitin ito ay kailangang manatiling buhay si Andy. At ngayon lang, ang katawan ni Andy ay nabasag ng golden ball, sa kasong ito, paano siya makakaligtas? Siguradong patay na siya at nabigong gamitin ang occult therapy ng Super Armor. Napahamak siya at wala man lang siyang buong bangkay. Sa sandaling ito, naramdaman ni Ying Tang na ang kanyang puso ay dinurog kasama ng katawan ni Andy. Napaluha siya. Hindi siya makatayo, sabog na ang ulo niya. Nalulula siya ngayon sa halu-halong damdamin. Ang mga tao ay natulala at natakot nang makita ito ang mga paa at laman ni Andy ay nagkapirapiraso. Ngunit ang mga bias at laman na pag-aari ni Andy ay biglang tumigil sa pagbagsak at nakasabit sa ere. Sa susunod na sandali, lahat sila ay lumipad pabalik sa langit. Ang katawan ni Andy ay muling pinagsama. Nangangahulugan ito na hindi patay si Andy, sa totoo lang. Nagkaroon pa rin siya ng malay at ginagamit niya ang sarili niyang isip para i-reboot ang occult therapy ng Super Armor para muling pagsamahin ang kanyang katawan. Biglang nagningning ang mga mata ng mga tao sa mansyon. Nagsimulang tumibok muli ang kanilang mga pusong lumubog sa kailaliman, nagliwanag ang kanilang pag-asa at napuno sila ng pananabik. Lahat sila ay nagdadasal para kay Andy. Napakalakas talaga ng golden ball na inilunsad ni Hansong, nilamon nito ang Andy's colored laser at winasak ang palad, tuluyang dumiretso sa kanyang katawan. Kaya lang, imposibleng lumaban si Andy gamit ang kanyang katawan. Sa pinakakritikal na sandali, inilunsad niya ang occult technique ng self-protection, antediluvian power at lahat ng kanyang tunay na enerhiya. At ang mga ito ay nagkaisa bilang isang malakas na hadlang upang labanan ang pag-atake ng golden ball. Iyon ang dahilan kung bakit hindi agad namatay si Andy. Ginamit niya ang kanyang natitirang kamalayan para ilunsad ang occult therapy ng Super Armor. Sa ilalim ng tingin ng lahat, mabilis na nagsama muli ang mga paa at laman ni Andy. Hindi nagtagal, nakabawi si Andy at nanatiling buo, nakatayong mataas sa langit. Si Hansong na naging invisible ay hindi napigil ang magpakita, humarap siya sa tapat ni Andy at tinitigan siya, nagtatakang sinabi niya. Bakit buhay ka pa? Alam na alam ni Hansong kung gaano kalakas ang golden ball. Ngunit paano makakaligtas si Andy dito? Laking gulat niya. Sinabi ni Andy na may malamig na boses. Hindi ganoon kadaling patayin ako. Matapos muling pagsamahin ang katawan, si Andy ay naging mas matigas. Para siyang isang henerasyon ng mga emperador na nabawi ang kapangyarihan at pinamunuan ang mundo ng may pambihirang kapangyarihan. Umiti si Hansong ng mapanlate at sinabing, hindi ka masama, ngunit patay ka ngayon dahil nakilala mo ako. Bagamat hindi inaasahan ni Hansong ang kakayahan ni Andy, tinatrato pa rin ni Hansong si Andy na parang dumi, sa kanyang palagay, kahit anong pilit ni Andy na magpumiglas, hindi pa rin siya mabubuhay.
Nanlamig ang mga mata ni Andy, sinabi niya. I don't think so. Sa sandaling sabihin niya ito, ang momentum ni Andy ay lumundag, isang parang dragon na tunay na enerhiya ang sumambulat at tumangay sa kalangitan. Dumagundong. Biglang sumabog ang hangin sa paligid niya. Inabot ni Andy ang kanyang mga kamay at iwinagayway iyon sa harap ng kanyang dibdib. Pagkatapos ay pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay. Kaagad, nawala ang figure ni Andy. Sa susunod na sandali, isang kapansin-pansing dagandong ng dragon ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Hansong. Malakas ang dagandong at ang mga gumugulong na ulap ay agad na nagtipon tulad ng tubig na agad na nagsalubong, pagkatapos ay naging isang higanteng dragon, na mabangis at nanlilisik. Tinamaan ng higanteng dragon si Hansong ng momentum upang sirain ang lupa. Well, malayo ka sa liga mo. Umuso si Hansong, saka iniabot ang kanang kamay sa tuktok ng kanyang ulo. Bigla na lang, isang parang kulog na laser ang inilunsad ni Hansong at dumiretso ito sa ulo ng dragon. Ang laser ay napakasilaw at nakakabulag, na may pahiwatig ng pagkawasak. Ang tunay na enerhiya na nakapaloob sa laser ay nagkusa na sa lakayin ng ulo ng dragon sa ulap, at ang ulo ng dragon ay natusok sa libo-libong mga butas. Malinaw, ang laser ni Hansong ay ganap na nalampasan ang ulo ng dragon. Ang mga mata ni Hansong ay nagpakita ng higit na paghamak, sa sandaling ito, siya ay tulad ng tunay na kamatayan na hinahamak ang mundo. Dumagundong. Sa oras na ito, isa pang dagandong ang sumabog mula sa langit. Ang nagngangalit na ulap ay muling nagtipon sa isang lugar at ang langit ay puspos. Pagkatapos, nakita ng lahat na sumisid si Andy na nakataas ang ulo at paa. Nadatnan niya ang mabibigat na ulap ng bagyo at lumusob sa Hansong na may mapangwasak na kapangyarihan.